Ang lahat po'y magstayo't sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa pangalan ng Panginoon, kung bayan na niyo'y nagtitipon, upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa Simulan natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyayang ating natanggap sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At sa misa pong ito, ialay natin ating mga personal na kahilingan at lahat ng mga kahilingan ng mga taong humingi sa atin ng panalangin. Isama din po natin sa misang ito ang lahat ng may sakit. Kaya bilang mga anak ng Diyos, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayo gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Sabay-sabay po, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami ay wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, alalahanin ninyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at disaklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Noo'y nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kami mga Hudyo at kayo mga Hintil, at kayong pinag-isa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa ating. Pinawalang bisan niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinamambabalik sa Diyos at pinagbubuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa inyong mga Hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya, dahil kay Kristo tayo'y kapwa malalapit sa Ama sa pamagitan ng Espiritu. Sa makatwid, hindi kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan.
kayo itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong kublihan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang po'y nagsasalita na bayan niya'y payapa. Ang po'y nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung magiging magsisisi at di nababalik sa mga gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas sa ating lupain at mananatili ang kanyang paglingap. Ang po'y nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapat at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari iyong pagtatapat at katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang po'y nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Ang po'y nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang lahat po'y magsitayo. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin siya sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw, siya dumating. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ay parang hinaano, ay tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat tayo kanyang pinaunlaka, tayo inanyayahan na dumalo sa banal na pagdiriwang na ito. Ako po ay si Father Kevin at ako ay isang kabilang sa mga reliyoso o mga misyonerong mga pare. Nung ako po ay na-assign sa ospital, no, bilang isang chaplain, madalas po ako ay nagmimisang mag-isa lang. No, mag-isa lang, wala pong mga nagsisimba. Kundi ako, pero naniniwala po ako, may mga nanonood kasi naka-live streaming po yun para sa mga may sakit. At madalas po ay meron doon isang lalaki na nagsisimba. Palagi po yan, halos araw-araw. Kapag nawala po siya ay parang naghahanap na ako kung nasaan siya. Ang pangalan niya po ay Frank.
Ano, siya ay mga 70 plus years old na. Kung paminsan-minsan siyang umaabsent o wala sa misa, hindi ako masyado nag-alala. Pero nung siya'y nawala ng napakatagal na panahon, ako'y nagtaka kung nasaan na si Frank. Kaya pinagtanong-tanong ko siya dahil kilala na siya ng mga nurse, ng mga ibang chaplain sa ibang reliyon, kung sino si Frank. At ako'y naghintay at isang araw ay dumating siya, no? Buhay pa pala. Ano, buhay pa pala. At sinabi ko, "Oh Frank, nasaan ka? Ang tagal kitang hinintay. Bakit wala ka dito?" "Ay Father, alam niyo ba, muntik na akong mamatay." Ano? "O bakit, anong nangyari?" "Hindi ko ba alam?" Ang sabi niya sa akin, "Hindi pa ata handa ang aking pupuntahan." Mga kapatid, ang paghahanda at ang tema ng ating ebanghelyo ngayon, tuwing kailan ba tayo naghahanda? Madalas tayo naghahanda kapag may mga kalamidad, ano ho, pag may mga bagyo o ulan, tayo'y naghahanda, nag-iipok tayo ng pagkain, nag-charge tayo ng mga power bank natin, baka kasi mag-brown out. Nagdadala tayo ng payong kapag tayo'y lalabas. Nagdadala tayo ng ekstrang tubig, no, kapag tayo'y lalabas. O kaya kapag tayo magmamaneho, sinisigurado natin merong spare tire, no? Baka kasi maflatan tayo sa daan. Ano? Sa mga estudyante, nagre-review sila para baka sana makapasa, no? Pero sa mga paghahandang ito, mga kapatid, kung ating susuriin ang ating mga paghahanda, ang lahat ng ito ay walang katiyakan. May payong tayo, pero hindi naman talaga tiyak kung uulan. Meron tayong spare tire, hindi tayo tiyak kung mapaflatan. Sa mga estudyante, nag-aaral tayo, pero hindi pa rin tayo tiyak kung tayo makakapasa o hindi. Kaya nga tayo nananalangin at uwihingi ng pagbabasbas. Lahat ng ito, hindi tayo tiyak kung mangyayari. Pero isa lang, ang merong katiyakan na kailangan nating paghandaan. Ito ay ang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon sa ating buhay. Tayo ba ay handa kapag tayo'y tinawag ng Panginoon? Tayo ba ay handa kapag siya ay nasa harapan na at tayo'y kanyang kukunin na? Tayo ba ay handa sa pagsapit ng kanyang pagbalik? Kung atin din pagninilayan at susuriin ang ating ebanghelyo, minsan, ako'y nahihirapan na unawain ang ebanghelyo. Sapagkat kung ating uulitin po, no, ang sabi dito, "Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto." Ang sabi, para pagdating niya. Minsan na pagninilayan ko na minsan pala wala ang Panginoon sa aking buhay kasi umalis siya at siya'y darating. Kasi siyempre, pag may darating, ibig sabihin siya ay umalis. Hindi ho ba? Pero talaga bang umalis ang ating Panginoon sa ating buhay? Minsan kasi ito ang nakikita natin at nararamdaman. Hindi natin nararamdaman ang presensya ng Panginoon kapag tayo ay may mga pagsubok sa buhay. Kapag tayo ay may malalang sakit, akala natin ang Panginoon ay lumisan na at katapusan na ng ating buhay. Pero mga kapatid, ang Panginoon ay nandyan lang. Madalas kasi, tayo lang ang umaalis. Iba ang ating pinaghahandaan. Nakakalimutan natin paghandaan ang kanyang pagdating sa ating buhay. Kaya suriin nating maigi, ano ba ang ating kailangang paghandaan? Paghandaan ba natin ang mga bagay na hindi natitiyak? O paghandaan natin ang tiyak na pagdating ng Panginoon sa ating buhay? Sapagkat ang ating future, ang ating kinabukasan, ay walang nakakaalam kundi ang ating Panginoon. Ang present life natin, yan ang tiyak na nangyayari. Kaya isabuhay natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagiging mabuti sa tao, pagiging mabuti sa kapwa. Kaya kahit anong oras man tayo, kunin ang ating Panginoon
masasabi nating tayo ay handa. Binalikan ko si Frank, sabi ko, oh, bakit ba? Bakit hindi pa handa? Nasabi mong hindi pa handa ang pupuntahan mo. Ang sabi niya sa akin, kasi po, Father, meron pa akong inaalaga ang mga anak. 70 years old na siya at meron pa siyang inaalagaan ng mga anak. Ang paghahandang kailangan natin gawin ay gawin natin ang lahat ng ating makakaya sa ngayon. Sa ngayon. Sapagkat ngayon, sa pagmimisang ito, nararanasan natin ang presensya ng Panginoon. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Lahat po'y magstayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami ay dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal. Sa iyong kadakilan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, umatapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, kaisa ni Juan Pablo Ikalawa, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, samahin ang alam mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Ang lahat po ay magtayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina'y makinig, magnilay at sumampalataya. Aming pong pakiusap itong mga kahilingan, puso'y nagsisisi, nagtitikang time-timan. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos samang, kaysa ng Espiritu at ng Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiyo po muna pong lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakaanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po'y ating pinagnonobena mula sa 1 hanggang 9 ng Nobyembre at buong buwan nating pagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikatlo, bahagi din ang ating pamimintuho kay Padre Pio at pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating namayapang mga mahal sa buhay. May mga available pong rose candle sa paligid ng simbahan na maaari nating sindihan sa may Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw. Ikaapat, bukas po araw ng Miyerkules ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. 5. Bilang paghahanda ng pambansang Dambana,
sa isang espesyal na pagdiriwang ngayong Enero, tayo po'y magkakaroon ng dinner for a cause. Sa darating na December 10, meron po tayong available na ticket sa halagang 2,500 piso lamang. Kalakip na po nitong concert ni Mitoy Yanting at ng kanyang banda na The Drivers. Gayun din ang iba't ibang natatanging mga awit kasama ang ilang pari ng Arsidiocese ng Lipa. Halina't suportahan ang gawain nito. Makipag-ugnayan sa opisina at pamisahan para sa mga tiket at iba pang detalye. May dinner concert ka na, makakatulong ka pa. Ika-anim, bahagi pa rin ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Tayo pong lahat ay inaanyayang suporta ng ating Kapiyop merchandise. May mga available po tayong t-shirts sa mga store outlet sa loob ng shrine. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makakatulong na. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatili natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Ang lahat po'y magsitayo. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama sa anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagdalo sa ating banal na misa. Ito po ay isang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. At patuloy po natin paghandaan ang kanyang pagdating sa pamamagitan ng pananalangin, paggawa ng mabuti, sapagkat isa lang ang katiyakan sa buhay. Tayong lahat ay nais makapiling ng Diyos sa kanyang kaharian. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. O inang mahal, narito kami, awit-awit ng Ave Maria, sa anak ng si Jesus. Available.